Sa inyong lahat, narito na naman tayo sa ating channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Ang pag-uusapan natin mga kaibigan ay walang iba kung hindi si Rina. Yan po ang ating main topic for today. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna. Ganon din po dito kay Najisa Bicolana, Ma'am Biko Sidere, and Ate Mystica Yons at kay Sugar King Channel and Via Hearts at kay Mamidyo at Bayona TV. Sana po suportahan natin ang kanilang mga YouTube channel. Bago tayo dumako mga kaibigan sa ating main topic, pasadasan muna natin itong mga kaibigan yung ikinagagalit ng ating mga basher. Kasi nga, ang akala kasi nila ay talagang tuluyan ng iniwanan ng Kalingap itong si Rina. At ang sabi nga nung iba nating mga commentator, dyan yung ating mabait na basher ay matapos pakinabangan ay iiwan na lang ng basta-basta itong si Rina. Mali po kayo mga kaibigan, ano? At lalong-lalo na kayong nagagalit dito kay Ido kasi nga, ang sabi ninyo, iniwan ni Ido at ipinagpalit kay Erica. Mali na naman po kayo mga kaibigan, pero pag-iisip ninyo yan eh. Wala naman tayong magagawa dyan. Sa katunayan mga kaibigan, kung gusto ninyong dalawin yung content ni Gilo Mags TV, ay lagi pong magkasama itong si Rina at saka itong si Ido bilang magkuya mga kaibigan. Pero hindi po bilang love team mga kaibigan. Hindi po bilang love team. Kaya maling-mali po yung mga haka-haka ng ating mga best friend dyan sa ating commentator na iniwan talaga ni Ido itong si Rina. Mali. Kasi nga noong una pa lang nagpaalam itong si Ido dito kay Rina, na-interview ito. At ang sabi nga, behind the camera na lang, behind the scene na lang yung gagawin niyang pagpunta dito kay Rina. At hindi niya ipapakita sa camera yung lahat ng kanyang mga ginagawang pagtulong dito kay Rina. Bago ang ginaganti natin mga kaibigan ay yung inyong pambabas, yung inyong galit kay Ido. Kaya nga tayo ay nag-challenge doon sa mga ilang basher natin na sila ang gumampa na pagiging artista at kukuha din tayo ng malaido ang mukha para sa clone. Patas naman ang laban. Pero walang nag-reach out sa atin mga kaibigan doon sa ating hamon. Walang nag-reach out doon. So, dumako na tayo mga kaibigan sa ating pag-uusapan about dito kay Rina. Kasi may napansin ako dito kay Rina, bawat punta niya doon sa bahay ni Lolo Nestor, bakit nagkakaganito? Panoorin muna natin mga kaibigan bago tayo gumawa ng reaction video. Tara! Dito lang po talaga na baka po yung lahat ng sama ng loob niya na ipon. Siguro. Naiisip niya. Kaya pagkikibo niya ako. Sabihin ko naman niya, hindi ka naman hindi ako. Minsan po baga sa bahay ng sisiro po, sabi po niya, dahil nakita mo lang na inarin. Oo, nasasakit yan po. Kaya yung kapatid niyang lalaki. Tumatak sa isip niyo po yung gano'n ay? Siguro. Tumatatak po. Kaya nga po naipin lahat yung sama ng loob niya. Hindi naman niya po yan. Naipin na lang niya. Ano na masyadong isipin yung rin niya? Mabuting ay, hindi na nasasakit siya. Hindi na nasasakit siya. Pero dati po nasasakit siya? Natakbo yan dyan. Nasasakit siya. Tapos sinusunda naman agad yung tatay niya. Si Lolo Nestor po? Kailangan po yun ang mawala sa kanya yun. Kaya na yung mga naiisip niya ngayon. Kasi tumanin lahat sa isip niya. Yung sama na loob niya, naipon lahat sa dibdib niya. Wala naman yung kwan. Wala naman yung kaibigan. Pag-retira niya sa eskola, diretso na yan. Hindi naman yan ang pinakakain kung saan-saan. Parang nagkaroon talaga siya ng anak. Trauma. Pag-retira niya, dire-diretso na yan dito. Sinasabihan ko, magpupunta lang siya. Bakit po ba talaga lula nagkaganyan si Rina? Tanong ko lang din. Paano po nag-umpisa? Yun nga ang pinag-umpisahan lang niya. Siguro hindi niya nalilimutan yung ampun ako. Sabi ko, hindi ka naman yun yung ampun. Mahal-mahal pa namin. Tapos umpisa po, no, parang nag-ano na siya, yung nag-emote na siya sa sarili niya. Nabubuli siya. Siguro.
at saka isa pa sa tataka naman siya. No, bakit wala siyang nanay? Hindi siya iniintindi. Ganun. Ano po halimbawa? Ibabalik na kasi tatlong buwan lang po ang usapan nito sa akin, sa pag-aalaga ko. So, ang sabi ko ni Kalinya, pero ibabalik ko sa tatlong ay, hindi. Kukunin na namin yan. Hindi, yun nga po yung sinasabi ni Ate Roda. Paano po kung sinasabi ni Kalinya, Prab? Pagbalik po, doon sa nanay po. Para kami naman po, nakaalalay naman kami. Pati si Boss Kalinga, Prab. Doon po siya mag-i-stay sa kanyang tunay na nanay. Kung mag-uha niyan doon kay mama niya. Kasi dito po. Ang sanay niyan dito ay kay Nistor talaga. Kay Lolo Nistor po. Kasi nga po, lalaki ng lalaki po. Oo po. Kaya, alam niyo naman, maraming mga sinasabi ng mga tao. Kaya kailangan doon. Ano yung kamay ni Mimi, nasusungkat na nagdudugo na ay pagka dinala po yung kay nanay niya, possible babalik po si Serena. Malayo po ba dito yung nanay? Malayo. Ah, malayo. Hindi po kayo nakapunta? Pero matagal. Kaibigan, ano at nakita ninyo na nagkaroon ng hindi magandang nangyari kay Rina habang nandun sa piyestahan, mga kaibigan. At nakita natin na parang natatakot itong Serena dito sa bahay ni Tatay Nistor. Ngayon mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay about kapag sinauli na ni Kalinga Prab itong Serena dun sa tunay na nanay. Ang sagot nga nung lula ay hindi din niya alam kung magagampanan ng ina ni Rina ang pag-aalaga dito sa bata. So kung mangyayari mga kaibigan na hindi magagampanan ng ina yung pag-aalaga dito kay Rina, mapupunta dito uli sa bahay ni Tatay Nistor. Ano ang mangyayari kay Rina, ano, mga kaibigan? Pero wala tayong magagawa, mga kaibigan. Kasi 3 months lang kasi yung hinihingi na palugi ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal Santos Matubang para mapagaling itong si Rina. Ay ngayon ay malapit na, 2 buwan na kasi mga kaibigan na kay Kalinga Proda o kay Roda itong si Rina, at hindi pa talaga tuluyang gumagaling. Ngayon, kung mapupunta doon sa nanay at hindi talaga maalagaan ng husto at hindi mapasaya, ay parang babalik na ulit sa dating pag-iisip itong Serena. Totally, yung kanyang community sa ngayong panahon, napakaganda at napakasaya po ni Rina ngayon. Napakasaya po ni Rina kasi nandyan po si Naruda, nandyan si Juan, at marami po pong mga Kalinga partner ang nagpapasaya dito kay Rina. At dito natin nakikita na may improvement si Rina kapag pinasasaya siya ng ating mga kapwa Kalinga partner. Hindi lang po si Ido, mga kaibigan, ha? Kasi iniisip ng iba na si Ido lang ang nakakapagpasaya dito kay Rina. Hindi po, mga kaibigan. Ultimo po si Arjun ay napapangiti at napapalukso nitong si Arjun, itong si Rina. Kaya huwag po kayong mag-isip ng hindi maganda dito kay Ito at bigyan nyo ng malis. Ano? Pakiusap na lang, mga kaibigan, kasi napakaganda naman ang ginawa talaga ni Ito dito kay Rina. At kung gusto talaga ninyo makita ang patunay, ay meron pong video dyan si Gilo Mags at panoorin na lang ninyo. Kasi ang hirap din naman kasing makiusap sa mga taong hindi pwedeng pakiusapan. Kaya shout out sa ating mabubait na mga basher, ano? Mega love shout out sa inyo. At sana makapag-isip-isip kayo ng normal. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at antabayanan na lang natin, mga kaibigan, kung ano talaga ang desisyon ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal Santos Matubang dito kay Rina pagkatapos ng 3 months. At alam naman natin, mga kaibigan, na kahit ito ay dalhin ni Kalinga Prab doon sa nanay ni Rina, ay may sahod po yun, mga kaibigan. Ang pakinig ko kay Kuya Bal Santos Matubang ay 19,000 every month. Ang hindi lang natin alam kung maaalagaan ng maayos itong si Rina, kasi nga may pamilya din ang nanay ni Rina. So maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye and thank you very much.